And magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo sa ating mga OFW, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay. Bueno mga kaibigan, ako po si Taong Gala at sa araw na ito, mayroon lang akong gustong iambag, ibigay na reaksyon patungkol po sa mga nangyayari ngayon sa Kalinga. Gusto ko lang pong ipabatid sa inyo ang aking damdamin bilang isang masugid na followers at taga-subaybay ni Kuya Bal at ni Kalinga Prop. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, sana po kung hindi nyo pa napapalo, i-follow po natin ang mga channel ni Val Santos Matubang, Kalinga Prop, at ganoon din po mga kaibigan, i-follow po natin Ka-Business Official and si Papa Dins. And congratulations Papa Dins sa inyong 100,000 subscribers. Buhay na mga kaibigan, napansin po natin yung mga issue ng di umano ay aswangan, di umano ay sulutan, ano po, na posibleng mangyari. Dito nga ho sa viral video ni Kalinga Prop patungkol po sa kay Reyna. Kay Reyna, ano, ang babaeng sobrang ganda na nagkaroon ng depresyon at naging problema po ni Lulo Nestor. Tama ho, Nestor ng pangalan, si Lulo, na naging problema po niya sa loob ng ilang taon. At dahil nga po napuntahan, nabisita ni Kalinga Prop, nagkaroon nga po ng pagbabago at nung mula po nang natusukan siya ay napakasiglanan ni Reyna. Ito nga hong last video na nakita natin na nung papasalamat para po sa million views ni Kalinga Prop ay nakita natin nagbabasketball si Reyna, nagswimming, masigla na po ito at talagang malaki na po ang pagbabago. So dito po naman sa usaping sulutan. Okay, so dahil dito nga ho sa nagkaroon ng kumbaga parang security measure itong mga defenders. Actually, base ito sa nakaraan o karanasan nila sa nakaraan na mayroong mga viral video na nangyari na napasukan ng, sabi nga nila ay aswang ang termino. Para sa akin, iba ang sitwasyon ni Reyna at ni Lulo. Alam nyo kung bakit? Kasi si Reyna at si Lulo, ang problema po, ang number one cause ng problema ay within the family. Kung ate pong matatandaan, ang sabi kasi ni Lulo, kaya nangyari po na naging ganito si Reyna ay dahil nung pumunta ito sa nanay niya, iniwan niya roon at nang bumalik ay nagulat siya, ganito na po ang sitwasyon. So therefore, para sa akin, ito opinion ko mga kaibigan, kung mayroong ibang vlogger na magkaka-interest na pasukin si Reyna at gagamitin ang kanyang nanay, maaring napaka-imposibleng mangyari dahil una, hindi siya makakapasok, I'm very sure, doon mismo sa pamamahay. Bakit? Makita lang siya ni Lulo, maaaring malaking question mark na yan para sa kanya. Dahil, una, sila sa kanila nga po pinagdududahan na nanggaling itong problema na Reyna. So, sa usaping sulutan, base sa mga previous na mga karanasan, magkaiba po ngayon. Sa mga previous, napapasok kasi walang tinatawag na family conflict. Dito, mayroon eh. May konflikto ang pamilya. Malaking question mark kay Reyna kung bakit nangyari sa kanya ang ganun. At ang malaking question mark na yan, doon sa kaisipan ni Lulo, ay tinatapo niya doon sa panahon na iniwan niya sa kanyang nanay. So kung, kaya nga sinasabi natin kung may mga ibang vlogger na magkaka-interest at maaring gamitin ang nanay, napaka-imposibleng mangyari yon. Ako, I'm very sure napaka-imposible. Pero, hindi po maiiwasan na mayroong mag-isip at mag-target dito dahil nasa social media nga ho tayo. Marami po talaga ang magnanais na masungkit. Ito dahil viral video at million views. Kaya lang, sa mga kalingap na mga kapatid natin, huwag ho kayong mag-alala. Mapanatag po ang inyong kalooban. Bakit? Dahil, ang bukod-tanging pambato ni Kalinga Prop doon ay si Lulo mismo. Sa kanyang karanasan na antagal niyang hinanap na magkaroon ng pagbabago sa buhay ni Reyna, may taong sasagip sa kanyang sitwasyon, nakita niya ito doon kay Kalinga Prop.
At sa ganitong pagkakataon na may mga viral video ang Kalingap, at dahil sa mga karanasan, sa mga nakaraan, I'm very sure may mga safeguard nang inihahanda dyan si Kuya Bal at si Kalingap Rab. May mga safeguard na yan na inihahanda dyan. So, para sa akin, kasi makita ninyo no, yung mga defenders, nagsasabi sila may mga sulutang di umanong nangyayari base sa kanilang mga reaction. Pero anyway, normal ho yun kasi defender sila. Siyempre, kailangan i-depensa. Kailangan i-depensa nila yung nangyayari ngayon kay Rena at sa mga Kalingap. Takot na sila maulit ang mga nakaraan. Pero ito pong mga ito pong binibigay ko ng mga opinion, mga kaibigan, ay isang perspective lamang na ating tinitingnan, na para sa akin talagang mahihirap ang mapasok yan. Talagang kung sino mang vlogger ang maaaring pumasok dyan ay napaka-imposible. Unless mga kaibigan, na ang bumigay mismo ay si Lulo. Kasi kapag si Lulo na ang bumigay, wala hong maano yan, mapapasok yan. Pero hanggat hindi at nananatili ang katapatan ni Lulo para kay Kalingap Rab, maaaring hindi mapasok yan. At malaking panghahawakan, ano po, na siguridad para kay Kalingap Rab ay ang kanyang pagtulong. Taus-pusong pagtulong para sa pagbabago ni Rina. Kung ating pong matatanda at masusubaybayan ang series na ito, mga kaibigan, pinaplano na nga ho at hindi ho ba mabigyan ng pabahay si Serena. So, malaking mga pribilehiyo ang pwedeng matanggap. Para naman kay Lulo at Rena, sana ay manatili sila. Kapit at magtiwala kay Kalingap Rab. Mahirap kasi, di ba? Sabi pa nga eh, kung nakahiga ka na sa isang papag, bakit ka pabababa at hihiga ka sa sahig, di ba? So, sa ngayon, pero sa nakikita ko ay isang matibay na pagbabago para kay Rena. Salamat sa isang Kalingap Rab na naghahanap ng mga taong dadamayan, lalong-lalo na ito pong sitwasyon ni Rena. Napakabata pa po ni Rena para maranasan ang depresyon, maranasan ang kanyang kakaibang pinagdaanan sa ngayon. Salamat dahil kay Kalingap Rab, unti-unting nakikita na natin ang sigla, unti-unting na natin nakikita ang saya para kay Rena. So ito po mga kaibigan ay isang quick reaction lamang. Kasi po, ako po ay masugid na taga-subaybay ni Kalingap Rab, ni Bal Santos Matubang. So taga-subaybay po ako matagal ng panahon. At kaya ho natin nabigyan ng reaction. Ito ho ay pangalawang reaction ko po, ano po, sa buhay at video na rin na. Nung una po ay maraming salamat po sa tumangkilik. At salamat din po sa manunood sa ngayon. Ang hangad ko lamang po mga kaibigan ay comment down below po para naman po sa inyo. Kayo ho ba'y naniniwala na magkakaroon ng posibleng sulutan sa ganitong sitwasyon? O mababaliktad ba ba ang panahon o mauulit pa ba ang mga karanasan noon sa ngayon? Dahil andyan na naman po ang million views, viral views ng Kalingap. So ano po ang inyong saloobin? Well mga kaibigan, bago po tayo magta-focus ay binabati natin si Papa Dins ng anyang 100,000 subscribers. Congratulations. And of course, sana po ay suportahan din natin si Kabusiness. Ganoon din po mga kaibigan, si Kalingap Rab at si Bal Santos Matubang. Sabi pa nga, ang suportang binibigay ay Kalingap Rab, sana ay ibigay din natin kay Sir Bal Santos Matubang. At siyempre, ganoon pa man ay binabati ko rin po ang aking mga masugid na mga channel members, ano po, na patuloy na nandyan at sumusuporta sa atin. Si Steve Siblings, Missing Kids, Ken Celisti, Swiss Pandy, si AAA Motovlog, ayan po sa ating pong De La Torre Vlog. Ano po. At of course, Miguel of shout out sa ating pong mga masusugid na mga teams na nakaalalay lagi sa atin. Andiyan po ang Team Ayuda Revive, Miguel of shout out at Ligaya and SB Official, Jancy and of course, si Miss Jonah. Andiyan po ang ating Team Pima,
Rhymes Arat, Miguel Love, shout out. Everly Mandy, Raki, Miguel Love, shout out. Boss Rapi, Mapagmahal, Angel, Miguel Love, shout out. Andyan po mga kaibigan ng ating Borneball, Team Borneball, Admin Borneball, Miguel Love, shout out. Sir Lee, Willie, Sir Willie, Miguel Love, shout out po sa inyo. And of course, ang ating pong Team Ayuda Revive, Miguel Love, shout out. Boss Imbi, Boss Al, Team Banana, andyan po si Milo Sada, Miguel Love, shout out. And of course, mga kaibigan, Miguel Love, shout out to Friendship. Ayan. So maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna sa ating reaction video. Tayo po'y biglang napareact dahil po masyado po tayong nababahala sa ating mga naririnig ano po, patungkol po sa usaping asuwangan at sulutan. Maraming salamat po mga kaibigan, taong galak.